What's up mga sir, welcome back sa aking channel Jerspeed Motovlog. So andito tayo ngayon sa Jerspeed ulit. Ang pag-uusapan natin ngayon is all about super stock. So ano ba yung ginagawa kapag nagsusuper stock tayo ng aerox natin or nag-bibuild tayo ng super stock? So ngayon ipapakita ko sa inyo lahat yung mga gagamitin natin para sa super stock na sinasabi ng lahat, pero ang totoo noon is nagdadagdag tayo ng compression ratio for fuel efficiency and para sa lakas ng motor natin. So hindi lang siya for fuel efficiency, kasama na din dito yung dadagdag siya sa horsepower ng motor nyo, kaya siya tinatawag na super stock. Ang compression ratio ng stock version 1 na aerox is 10.5:1, so meaning 10.5 air is to 1 unit of gas. Okay, so ganun siya. Pero ngayon, nagtataas tayo ng compression ratio, dadagdag tayo ng either, or gagawin natin siyang either 13.something is to 1. So kaya siya tumataas yung compression ratio and mag-a-add siya sa power bucket. Okay, then shoutout ko lang din yung may-ari ng motor ngayon na isusuperstock natin dito sa shop. Labas tayo. Okay, so biniyak na po ni partner Ryan yung super stock ng motor. Yan. Dito tayo ngayon sa Team Jerspeed. Shoutout. And shoutout po kay Sport. Sir Leo. Gandang umaga po. Binabati ko mga tropa dyan, tropang Imus, tropang Southern Team of Lux. Salamat kay Boss Jerspeed. Dito kasama natin si Sir Leo nga pala yung may-ari ng super stock natin ngayon. So pinayagan niya tayong i-vlog to, i-content natin para sa Jerspeed Motovlog. Siya rin pala yung hinatidan ko dati ng jersey. Riding jersey ng Jerspeed. Actually, dala ko eh. Yun, mamaya. Ano dala, tayo? Dala. Picture tayo mamaya, sir. Picture tayo. Yun. So, ang paalam lang ni Sir Leo sa ano niya, is attend ang binyag yan. Yari. So, patahang engine natin. And then, discuss natin yung mga gagamitin para alam nyo kung ano yung super stock na tinatawag natin sa aerox. Abangan nyo, panoorin nyo to, sir. Okay, simulan natin ano ba yung mga kailangan sa super stock. So, racing valve spring, injector, cams, at piston. So, sa gagamitin natin ngayon mga pyesa, so meron tayong R15 V3 na piston na gagamitin para dito sa super stock natin. And then, cams natin is stage 1. Mamaya kunin natin, try natin kunin yung lift nito, ipakita ko sa inyo, valve spring and injector. So, ito yung basic na kailangan natin para sa super stock. So, minsan merong gumagamit na blank piston. So, ibig sabihin mas mataas, pag sinabing blank piston, mas mataas siya, straighten compare dito sa V3 natin. And meron din naman gumagamit ng dome type piston. So, meron siyang tatlong klase para sa sabihin natin super stock build, and this is a basic build ng super stock. So, gumamit tayo ng R15 piston. Okay, ano ba yung super stock na sinasabi natin? So, sinasabi natin super stock, which is includes dito yung pagpapataas ng compression ratio. Okay, let's discuss the compression ratio. Sa compression ratio, ang formula na para makuha natin ang compression ratio, VD plus VCC over VCC. So, VD natin is, ito yung stroke, pi and bore diameter. So, sa VD natin, para makuha natin yan, meron tayong tinatawag dito na at point na yan is TDC or top dead center, at point na to is BTC, which is bottom dead center, para makuha natin yung VD. First, kailangan natin yung stroke. So, ang stroke length is itong point na to. Ayan yung stroke length. Kukunin nyo yung from top dead center and bottom dead center.
including na kasama dapat yung kapal ng gagamitin na gasket dito sa head into bore. Then value nito, and then bore value yung dito naman sa bore size na gagamitin natin para makuha natin ngayon yung VD. Okay, VCC naman tayo. Ano ba yung VCC? Yung VCC natin is TDC into the head combustion. So ito yon, yung part ng VCC is ito yung part na yon. So para masukatan natin yan, which is pwedeng milliliters or cubic meter ang gagamitin natin. So ito yung VCC. Okay, para saan ba yung compression ratio? Bakit natin siya kukunin? So meron tayong tinatawag na compression ratio na 12, 13, and 14. So itong 12, 13, 14 compression ratio, ayan yung higher compression ratio na tinatawag. And then meron naman tayong lower compression ratio, which is 8, 9, 10. So ito yung lower compression ratio. Yan, lower compression ratio to. Okay, ang aerox natin, which has 10.5:1 compression ratio para sa standard aerox V1. So sa aerox version 1, which has 10.5:1 compression ratio, 10.5 air is to 1 unit of gas. Ngayon, mag-superstack tayo, mag-a-add tayo ng compression ratio, which is pwedeng maglaro dito or mapasakto natin sa 14 compression ratio. So either makuha natin yung 12.13 compression ratio, malaking pagbabago na yon para sa fuel efficiency. Okay, the higher the compression ratio, the better the fuel efficiency. Pero sa 12, 13, 14 compression ratio, meron yan kasama na explanation pagdating naman sa gagamitin yung gas. So, ang applicable gas dito, sabihin natin 91 octane. Then dito is 95. Then sa compression ratio of 14, ang required na dyan is 97 pataas. Meaning, hindi lang basta nagtaas kayo ng compression ratio, any na gagamitin nyo sa fuel is okay lang. So, hindi po pwede. Bakit? Dito sa combustion system natin, meron tinatawag na once na mag-compress yung fuel mo, meron tinatawag na pre-spark. Kapag ang fuel na ginamit mo is lower octane dito sa higher compression ratio. Kapag higher compression ratio, it requires 97 octane or mas mataas na octane level ng gasolina na gagamitin ninyo. Hindi ka pwedeng gumamit ng 91 octane dahil nagkakaroon ng engine knocking or pumuputok kagad yung mga fuel pababa pa lang dun sa compression ratio na which is maseset natin sa 14. Okay, sa pagkuha ng compression ratio, hindi siya basta-basta kinukuha. So, require 91 octane is 95 octane and 97 octane. In example ko lang sa inyo para makita ninyo yung gagamitin natin na octane level ng gasolina para sa specific higher compression ratio. So hindi siya basta-basta nag-set ka lang ng compression ratio, higher compression ratio, ia-allow mo na yung user na gumamit ng lower octane. So ito po yung head ng superstock natin. Then lilinisan natin yan, Headworks by Team Jerspeed. And sama na rin natin yung porting and polish. So papakita ko sa inyo mamaya yung after, pagkatapos kong
gawin yon. Uy, head. Okay, so ito na yung head natin, ported. Yan, makikita nyo, ported yan para sa super stock. Yan. Ported na po. Lagay na natin. So, before and after. So, pinakinis ko na din siya. Headworks by Team Jerspeed. Alright. Okay, so done na sa porting. Nakabit na natin. At nalinis na rin natin. Nakabit natin yung cams nito, yung stage 1 na binanggit natin kanina. So, tapos na tayo sa head porting ang ginawa natin. Then, palit ng valve spring at ng cams. Okay, so lalagay na natin yung bloke head. Then, susukatan na natin siya ng compression ratio. So, pakita ko na lang din kung paano ilagay. Okay, so additional na natin sa magtatanong kung ilan yung torque ng stud. So 24 Newton meter. Yan, yung apat na yan. Tapos yung dito sa cam naman is 30. So ang setting ko ng 30. Okay, so nakuha natin compression ratio sa computation natin is 13.08 or 13. Sabi natin 13.1. So, mahalaga nun, nasa specs yung compression ratio natin at na-meet natin na pinataas natin. So, ayun talaga yung, kaya tayo nagsusuper stock is ayun yung target natin. Ang tumaas yung compression ratio at, ano pa ba? So, the higher the compression ratio, the more fuel efficiency. So, mas efficient siya kasi bali 13.1 of oxygen to 1 unit of gas. So, yun na yung compression ratio natin. So, ang sasabihin natin ngayon sa user is 95 octane na ang gagamitin niya pataas. Gaya na ang in-explain ko kanina kung bakit. So, hindi na siya applicable yung 91 octane na gasoline. Okay, so buuin na lang natin to. Ipakita na lang natin buuin. Pataanda rin natin. And then, check natin yung sa mga nagsasabi kasi nakapag super stock na daw yung makina nila, pangit yung idling or yung idle. So, hindi po totoo yun. Papakita po namin sa inyo mamaya kung pangit ba talaga yung idle using super stock engine. Okay, so ito po yung idle ng super stock. Kaka-start lang. So, witness natin dyan si kliyente natin, si Boss Leo. Goods. Okay, shoutout na rin kay Sir Melvin. Yeah, sa ginabi na pagdating dito. Pero goods pa din. Bati ka, boss. Bati. Bit lang. Kahit sino lang. Shoutout kay Stephen. Paris tayo mamaya. So, ano lang siya. Change oil, change gear oil. So, goods. Painit na muna itong super stock natin. So, yan po yung idling niya is goods. Ayun na. Okay, so yun yung super stock build natin dito sa Team Jerspeed. So, sabi ko sa inyo, merong stages yung ginagawang super stock. So, ilan yung gusto nyong makuha? Kung 12, 13, or 14 compression ratio. So, pinaliwanag ko lahat kung ano yung mga
gagamitin. So sa gamit nating R15 bihira, nakakuha tayo ng 13.08 na compression ratio sa computation natin. So yun lang. So tapusin na natin to. Maraming salamat po sa lahat. We out! So itatry na ni itatry na si Sir. Marami kasi siyang pinapalitan din eh. Stock pulley set yan. Oh, oh tangki lang yun. Lakas. Maganda ka yung tonan yung bigay ng gusto nyo eh. Okay na lang sa kapitid nagbago. Balit ha sir. Ayos. Nice, nice. Laki ba ang pinagbago? Laki ba? Eh, tama eh, na. Eh, katong muna. Enjoy ka pa. Ilang. So, mamaya, biyahe naman. Biyahe. Mas may enjoy mo yun sir. Kamusta yung idling sir? Medyo questionable eh. Ganito naman. Goods man. So sir, bala ka. So pinayagan tayo ni sir maglagay na bagong sticker natin ng Team Jer Speed. Yay! Yung sarili effects. Para pwede mong tanggalin siya. Wala nang tanggalan yan. Sa ano yan? Oh, wala ba dito siya? Buhay na yan. Real life. Pero okay lang dito siya. Sige sir. Yan. Para sa Team Jersey. Ba. Yun. Thank you very much, sir. Thank you, sir. So, boss, papasalamat talaga kay sir. Boss, Leo, thank you. Sa thank you sa inyo. Pag ano, sa pagpunta niya rito at sa pag-approve nung ginawa nating vlog sa content sa motor niya. So, maraming salamat sa taong to, Sir Leo. Maraming sa ulitin, sa ulitin. Sa ulitin, sir. Ride safe. Ride safe po. Sinyo, sir. Thank you, boss. Sige, sir. Ingat. Ride safe, sir. Boss. Thank you. Thank you sa inyo. Sir, ano?